Hello guys, welcome po sa 5th Generation Hobby Shop. Ngayon mag video testing tayo and review ng unit. This is the Glock 17, Umarex Glock 17 Gen 3. This is the unit of Ma'am Yunina. Yes, Ma'am Yunina of Quezon Province. Okay, welcome po to 5th Generation Hobby Shop. Shout out po sa inyo. And this is your unit po, the brand new Umarex Glock 17 Airgun Gen 3. Okay. So, ang ano po yung mga kasama niya? Ito po, no? Meron na po siyang kasama. 5 pirasong CO2 cartridge, 12G CO2 cartridge. Ayan, this is ESG brand. Okay. And also comes with yung kanyang bala. This is the 4.5mm steel BBs, 500 shots. And also comes with the free silicone oil po. Okay, yan po yung mga kasama sa package. And this is the unit. Ito po yung kanyang box. Ayan. And sa side na to, nandito naka-indicate yung kanyang serial number. Ayan, serial number. The brand. Umarex. This is fully licensed by Umarex. Glock 17 CO2 Airgun. 4.5mm. Okay. So, meron pong airsoft version po nito. Yun po yung plastic BBs. The 6mm plastic BBs. But this one is the Airgun caliber 4.5mm. Ayan. Ayan. 12 gram CO2. The power is about 3 joules and steel BB. Ayan. Okay. This is 18 rounds. 18 rounder, no? Ayan. Semi-automatic pistol. Naka-smooth barrel. Smooth bore barrel. Ayan. Okay. So, ayan po yung kanyang box. Buksan na natin. Now, this is the Glock 17 and with the markings of Glock and Glock 17 Austria 9x19. Okay, this is the Gen 3 version. Wala na po tayong Gen 5, pero meron tayong available na parating na Glock 19. Glock 19X na parating po. This that it will be Gen 5. Okay, Glock 19X, mas maiksi po yun dito. Okay, this is the Gen 3. Ayan, this is the magazine, 18 rounder. Okay, medyo malalim lang yung kanyang trigger pull, yung travel niya. Ayan, ganun talaga sa airgun. And meron siyang safety dito. Okay. So, ang makikita nyo po dyan ay red, that's fire, and if white, that's safe. Kung white, safe po yan. Ayan, hindi mo siya makakalabit. Okay. Now, lalagyan natin siya ng CO2. But before tayo maglagay ng CO2, lalagyan natin ng oil yung mug. Okay. So, ito po. Sir, Ma'am Yunina. Bago po kayo maglagay ng CO2 sa kanyang magazine,
papatakan nyo po or lalagyan nyo po ng silicone oil yung this part yan, yung kulay green na, kulay green po yan. Yung kulay green na po yan, yung nakikita nyo po, yan. That's the bulb. So, lalagyan nyo po yan ng silicone oil. Kasi may rubber yan. Okay? Kailangan po kasi yung mga o-ring or yung rubber, kailangan laging, ano po yun, laging lubricated. Okay? So, patakan lang natin ng konti. Ayan, then, lalagay natin yung CO2. Okay? So, meron po siyang kasamang, tingnan natin yung Allen wrench. Okay? Panghigpit. Ayan. This one, this CO2 is disposable po. Will consume around 50 to 60 shots more or less na bala. Okay? So around 50 to 60 shots this CO2 cartridge. This one is disposable pero meron namang marami namang nabibiling ganito. Okay? So lalagyan na natin siya ng CO2. Okay, place lang natin dyan. And then, slide mo lang tong mag base. Yan. Then, pasok natin yung Allen. Then, meron siyang screw dito. Ayan. Meron kasi siyang Allen screw dyan. Ayan. Yan yung higpitan natin. Okay? But this time, ayan. Hindi pa po yan totally mahigpit. Okay, hindi pa po siya totally maigpit. And then, wala pa pong butas yan for this part. Kasi pag hinigpitan na natin yan, mabubutas na po yan dito sa part na to. Okay, this is the brand new. This is bago na CO2. So, kapag hinigpitan na natin dito, mabubutas na po yan. Hindi nyo na po kailangan, hindi nyo na po matatanggal hanggat hindi nauubos. Kasi pag tinanggal nyo yan, na may butas na, sayang po yung CO2. Sisingaw po yun. Okay? So, ngayon, higpitan ko na po siya. Papupunasan lang natin. Medyo madaming langis. Punasan lang po natin. Medyo naparami po yung langis na nalagay natin. Kaya medyo madulas. Okay? So, ngayon po, hihigpitan ko na po siya, no? So, ang technique po dito, para hindi po gumalaw yung CO2, pipigilan nyo po. Yan yung CO2. Pipigilan nyo po yan, para hindi po gumalaw. And then, kailangan po dito mabilis po. Mabilis po kayong pumihit. Yan, pipigilan ko po. And then, kailangan mabilis pong pumihit. Ayan. So, yung naririnig nyo po na yun, ibig sabihin po yun ay, ibig sabihin po nun ay, butas na po yung CO2. Okay, butas na po. Then, wag nyo pong ihigpitan ng sobrang higpit. Tamang higpit lang po. Okay? Pag wala namang singaw, kumbaga wala namang hissing sound na naririnig, so, ibig sabihin po nun, intact po yung intact po yung inlet dito. So, hindi po siya maluwag. So, sakto lang po yun. Huwag nyo pong higpitan ng todo kasi baka mag-expand naman yung stopper dito sa part nito. Okay? So, ayan po. Nabutas na yung CO2. So, hindi ko na po siya pwedeng tanggalin dahil may butas na po yan. Pag tinanggal ko po yan, sisingaw na po. Okay? Then, babalik ko lang yung mag base. Okay? So, titingnan lang natin kung wala naman tong bala. Tingnan lang natin kung totally nabutas na siya. Okay. Tingnan lang natin. Yun. Okay. So, malakas. Ayan. Nag-open chamber. Okay. So, ngayon, i-test natin yung unit nyo, sir. I have the chronograph here. Titingnan natin kung ilang EPS using the
Silverhead, Steel Bibis na kasama. Okay? Papakita ko lang sa inyo na this one is Steel Bibis talaga. Ayan. I have the magnet. Dumidikit po yan sa magnet. Okay, that's 4.5mm steel bibis. So, hindi po siya pwedeng gamitan ng plastic bibis kasi mas malaki po yun. So, mga nagtatanong po kung pwede po bang balahan ng plastic bibis na katulad sa airsoft, the answer is no. Kasi po, yung sa airsoft po is plastic bibis po yun. This is for the airsoft. Ayan, this is for the airsoft. That's plastic na malalaki. And this is for the airgun. That's 4.5mm. And this one is the 6mm. So, mas malaki po yun. O, hindi siya compatible. Okay? So, now, nalagyan lang natin ng dalawang bibis for, ano, for chronograph testing. Okay? Okay, testing natin yung chrono kung ilang EPS. Firing. 599.2. Okay. Lapit lang natin sa screen. Yan, 599.2, almost 600. That's 5.50 joules. Okay, I'm using the ammo, 4.5mm, and yung weight niya kasi is 0.33. Okay, naka-indicate sa box is 3 joules lang. Pero lumagpas pa siya. Okay, isa pa. Firing. 556.9. Ayan. Okay. So, nag-range siya ng around, average niya is 590. Okay. So, ngayon, nag-open chamber na po, no? Kasi nga po, wala na po siyang bala. Okay. We just released the magazine. This is the Drop Mag magazine. And then, pull back nyo lang po yung slide. Ayan. Kasi may spring naman yan, yung slide release. Bababa po yan. Pull back nyo yung slide. And then, release the slide. Okay. Then, hammer down. Okay. So, now, proceed tayo sa shooting test. Lalagyan ko siya ng 5 bala. Okay. Lalagyan ko siya ng 5 shots, 4.5mm steel bibis. And ite-test natin sa 1, 2. Okay. So 5 rounder, 4.5mm steel bibis. Ngayon, itetest natin siya sa makapal na bote. Okay? So, I have here bote. And bote ng Red Horse beer. Buong-buo pa po yan. Tumagay kasi ako kagabi, kaya naisipan ko ring basagin to using the Glock 17 airgun pistol, unit of Mamunina ng Quezon Province, loaded with 5 shots and 5 rounds 4.5mm steel bibis. Titingnan natin sa 5 putok kung ano po ang magagawang damage
dito sa ating target. Ayan. Makapal po ito na, makapal po ito na, na bote. So, titingnan natin ngayon kung sa limang putok, kung ano yung magagawang damage. Okay? Lalayo lang tayo. Teka, kukuha lang tayo ng iPro. So, when you do this at home, make sure na meron kayong eye protection. Kasi the steel BBs will ricochet. Pwedeng bumanda. Pwedeng tumama sa mata. Delikado po. Okay? So, lalayo lang tayo. Kasi baka tumansik yung bala. Now, I'm about 2 meters away from the target. Ayan. 2 meters away from the target. So, pasensya na. Medyo limited lang yung ating space. Hindi natin pwedeng ilayo pa. So, ngayon, about 2 meters, titingnan natin kung anong damage ang nagagawa nitong Glock 17 Gen 3 na Umarex Airgun Pistol loaded with 5 shots. Okay? Testing tayo. CO2 powered. Unit of Mamunina of Quezon Province. Okay? Huwag na nating patagalin. Testing tayo. Okay, ready to fire? Okay, uubusin natin yung 5 shots and then titingnan natin kung ano yung damage na nagawa niya. Okay, firing! Ayan. 5 shots. Open slide na siya or like open chamber. So, medyo nasa gilid yung tama ako. Ayan natin. Ayan. Wasak. Butas. Lakas, ano? So, makapal na po yan. Makapal na po na nabote yan. Ayan, Retro Spear. So, sa susunod na video natin, try naman natin dun sa Coke. Kasi yung Coke, medyo makunat din yun. Ayan. So, ayan, malakas talaga. 5 shots. 5 shots lang po yun, oh. Pero tingnan nyo po yung damage. Ayan. Hindi siya totally nadurog kasi nasa gilid yung tama ko. Pero tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung glass. Eh, makapal na po yan. Ayan, oh. Ayan, dahil nga steel BBs yung bala, malakas talaga yung impact. Okay. Balik tayo dun. Okay, so ayun po, Ma'am Yunina of Quezon Province. Thank you for choosing 5th generation Abby Shop. So, bali, hindi nyo, bali, tatanggalin po namin yung CO2, ma'am. So, by the way, sa mga nagtatanong po kung allowed ba siyang istakan ng CO2 pag hindi ginagamit. Okay? Ang maganda pong gawin natin kung hindi nyo po gagamitin yung inyong unit, no? Especially mga CO2 powered. Except sa air sa airsoft, no, yung mga green gas. This one, yung CO2 kasi niya malakas yung pressure kaya malakas ang CO2 talaga. Okay? So, pag hindi nyo po gagamitin, mas magandang walang CO2. Okay? Mas magandang wala pong nakalagay o nakasalpak na CO2. So, kapag gagamitin nyo, kailangan ubusin nyo muna yung CO2. Mapapansin nyo naman pag ubos na or paubos na kasi mahina na. No? Ubusin nyo muna yung CO2, then tsaka nyo tatanggalin bago nyo i-stop. Okay, then wag nyo pong tatanggalin hanggat meron pang CO2. I mean, marami pang lamang CO2 kasi pwede kasing yung pressure kasi, 'di ba? Pag tinanggal mo, medyo malakas pa yung pressure. Baka mamaya masira naman yung valve, okay? But the Umarex naman, magandang klaseng Umarex kasi meron siyang made in Germany siya.
Okay, so ito pala yung manual. Hindi ko napakita. Okay, ito po yung manual. Andito po yung instruction. Tsaka yung mga, ay, sorry. Tsaka yung mga part number. Okay, instructions, nandito po lahat. Paano pag-operate, paano pag-maintain. Ito naman yung sa handling. Okay, yung, yan, Umarex German Engineering. Okay, made in Germany po ang Umarex. Okay, so ayun po. Kung hindi nyo po gagamitin, remove nyo po yung CO2. And then, bago nyo po i-remove, dapat paubos na yung CO2. Okay, kailangan, or ubos na yung CO2 dapat, bago nyo siya i-remove. So, dahil ito, papadala namin sa Quezon Province, tatanggalin po namin yung CO2. Okay, so, bago namin tatanggalin yung CO2, kailangan, ano siya, paubos na siya. So, itetest natin siya. Pwede rin namang tanggalin na marami pa, kaso dahan-dahanin nyo lang yung pihit. Kaso sayang eh. Sayang pag tinanggal nyo agad ng marami pa. So, this one is good for 50 to 60 shots, more or less, mga ganun. 50 to 60 shots. Mas malakas siya from 1 to 30 shots. 1 to 40, mga ganyan. Malakas pa po siya. Pero pagka 30 to 60 shots, medyo mahina na yun kasi paubos na yung CO2. Okay, so yun po yung tip natin. Para hindi po magkaroon ng premature leak, mas maganda kung i-stack nyo siya, walang CO2. Then, always nyong lagyan ng silicone oil. Babara nyo siya ng silicone oil. Okay, so yun lamang po. Ma'am Yunina, thank you for choosing 5th generation Hobby Shop. Okay na po ang inyong unit. Yan, this is the brand new Glock 17 Gen 3 by Umarex. Okay? If you have more question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you po and have a nice day. Ayan. Yan yung design. Ang ganda niya. With the markings pa yan. Ayan. Officially licensed product of Glock. Ayan. Licensed product po is ito ng Glock. Okay? Yun lamang po. Thank you po and have a nice day.